hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Young at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating pangulo na nag-appoint sa inyo bilang according ano? According to our informant, who is a very reliable informant, Alan Lim uses several names. Alan Lim, Alan Lim, Jeffrey Lin, Jeff Lin, Ayong, Wei Xiong Lin, Lin Wei Xion, Wen Li Chen. These names all are confirmed by the different statements being heard over the, before the Quadcom now, Your Honor. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Naku Wilkins Villanueva, huling-huli ang mga palusot niyo. Nakakalungkot, subalit mga Kapinas TV, ganyan na ganyan ang asta ng marami diyan. Binigyan ng katungkulan para magbulag-bulagan lamang at bagkus pahirap sa bayan. Ilahad po ang inyong komento. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron Death Squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo? Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit police, walang pakialam. Pag droga, PDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as the barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, mayroong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Mayroong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tali noong panahon na yon ng PDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko, wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation, sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama dun? Hindi ba kayo ini-inform ng ano? Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit, or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspect. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Diyo eh. Eh, ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UN PNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulo Duterte, pag drugs, akin, sabi mo. Eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, itinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa, yung death under investigation, Mr. Chair. Eh. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama ko po. Paano po kayo nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami. Pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then,
Nung nag-narcom ako, nag-pideya ako, nasa AIDSOT po siya. Magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa Intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Cebu Lab Raid sa Davao? Ito naman pong si Wilkins Villanueva, na classmate ko, during sa one sa mga press conference sa Malacanang during COVID, sinabi niya na hindi walang involvement si Michael Yang sa illegal drugs, at sinabi niya na si yung picture ni Alan Lim, yung mugshot ni Alan Lim, at saka yung present picture ni Alan Lim ay magkaibang magkaiba. So ano pong ibig sabihin noon? Pinoprotektahan nila si Michael Yang saka si Alan Lim. Bakit nila pinoprotektahan? Kasi utos sa kanila ni Presidente Duterte at ni Bongo. Yun po yung pinaka ano. On the same hearing, Colonel Asherto, you also mentioned panagutin sa kasalanan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? What is the reason behind this articulation of yours? Kasi po, si, sa akin pong panagay, sa nangyari sa amin, namatay ang aking si retired Master Sergeant Liwanag at nawa. At hanggang ngayon, missing pa si Captain Lito Perote na sila ang may kagagawan. At yung kanilang war on drug ay peke. Cover up lang yon. Ang pinapatay, yung maliliit, pero yung mga malalaking drug personalities, katulad ni Michael Yang at Alan Lim, ay pinotektahan nila. Mr. Chair, yung Cebu Lab Raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang siya itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoid clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero kasama po na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun is a PDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo, na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa ano nyo? Operation ninyo? Yeah, operation. Before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asherto? Balik tayo sa Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlir nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang et sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asherto is yung information coming from his informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on, dapat, aside from reporting it to your GPNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi so, ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country, at we backtrack dun sa records ng PDEA
kung merong involved na Michael Young, wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. Lahat naman kayo nun, takot kayo eh. And do not tell me na hindi totoo yun. That is why we concluded na dahil during that time, eh hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asherto sir sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade, at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba eh gumawa lang sarili niyong investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga info. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PDEG. Sa PDEG. NBI. PDEG. NBI. AFP. Yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Young eh. There was a memorandum clearing Michael Young ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, di mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PDEA. No, DG Wilkins, you mentioned that certain Alan Lin and Lee Wenchong is not one and the same. Mr. Chair, kasi nakakuha ako ng... Hindi, ano lang po? Yes or no lang po muna. Before you explain. Sa image identification... You confirm... Sandali po, ang question ko kasi, do you confirm that you have a conclusion that Lee Wenchong and Alan Lin is not one and the same? Yes or no lang po? Sa image identification, Mr. Chair, I confirm na hindi sila pareho. Now, ang tanong, dito, saan pa nakita mo? Yes, Mr. I have that. Actually, Mr. Chair, ako yung gumawa ng image na yan eh. Yung nasa inyo ngayon, yan yung ipinresent ko, Mr. Chair, sa Balacanang. So, pinagkumpara ko lang naman yung dalawa, Mr. Chair. Napakalaki ng diferensya. Hindi, ganito po. Do you have an holdings during your time with Alan Lin? Come again, Mr. Chair? Do you have holdings with Alan Lin and Lee Wenchong? Yung kay Alan Lin, Mr. Chair, yun yung... involved siya dun sa clandestine laboratory ng Cavite. Kay Lee Wenchong, Mr. Chair, wala akong idea. Hindi, kaya nga eh. Kaya nga, just like sa kay Michael Young, wag muna mag-conclude. Diba, that is not conclusive kasi ang katulad kay Michael Young now, there are proof, no? When we started investigation in my committee, dun sa Project Mexico Pampanga, and then consequently, may investigation din doon sa Dangerous Drugs. Lumabas na yung mga pangalan nila, pati yung initial na matrix, no? Kaya, pumunta sa dulo, doon yung Michael Young, which says connected with Edita Young and Willie Ong, doon po sa warehouse na naka-recover. Yes, Mr. Kaya, I suggest the DG Wilkins, kindly please be diligent enough, no? Ingat lang po sa mga statements natin. Yes, Mr. Chair, sa ngayon with what happened sa Congress, I believe Michael Young is in No, I'm talking about Michael Young, tapos na po 'yon. You have already admitted kanina na during your time wala kang holdings, but this time medyo mayroon na. Yes, tama. Mr. Kaya yes, the same is true with Alan Lin, please. Yes, Mr. Chair. Para at least malinaw lang kasi yung mga statements mo mukhang conclusive. Yes, doon sa nakita mo. Yes, Mr. Diba? Chair. Yes. Now, DG Lasso, with regards to Alan Lin and Lee Wenching, may ano ba kayong holdings? Your Honor, we were able to
talk to a confidential informant. He's a reliable informant. When he talked to us, he hasn't even seen the presentation of Colonel Acierto before the Committee on Dangerous Drugs. When we took down what he was telling us, it confirms to some of the statements of Congressman Acierto. So, Colonel Acierto. Sorry, Colonel Acierto, Your Honor. Like, for example, Your Honor, according to our informant, Alan Lin, whose picture was identified by Ms. Rose Lin as his husband, her husband rather, uses the names of Alan Lin, Alan Lim, Jeffrey Lin, Jeff Lin, Ayung, Wei Xiong Lin, Lin Wei Xiong, Lin Wei Xiong, Wen Li Chen. Mr. Chair, is Rose Nono Lim Lin listening to what General Lasso is saying? Are you listening to what General Lasso is saying? Sorry po. DG Lasso, kindly repeat the holdings that you have with regards to Alan Lin and Li Wencheng. Yes, Your Honor. According to our informant, who is a very reliable informant, Alan Lim uses several names. Alan Lin, Alan Lim, Jeffrey Lin, Jeff Lin, Ayong, Wei Xiong Lin, Lin Wei Xiong, Wen Li Chen. These names all are confirmed by the different statements being heard over the, before the Quadcom now, Your Honor. Have you coordinated with other intelligence agencies, especially the ISAP and ICA, with regards to the identity of the mentioned names? No, Your Honor, because they have no holdings. We don't have holdings. PNP also doesn't have holdings on these names. So we just relied on this informant that we had. And later on, when Colonel Acierto came out before the Committee on Dangerous Drugs, nagtugma po. So naku-confuse po talaga tayo. But we are only talking of one and the same person. Alan Lin na kinonfirm ni Mrs. Rose Nono Lin na husband niya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at mag-share ng video. Hanggang sa muli.